Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, may International Criminal Police Organization o Interpol Blue Notice na laban kay suspended Congressman Arnie Teves. Dahil daw sa Blue Notice, nalaman ng DOJ ang mga bansang pinuntahan ni Teves. Mula sa Pilipinas, nagpunta si Teves sa Amerika kung saan siya nagpagamot. Sunod sa South Korea, Cambodia, balik sa South Korea at sa Timor-Leste. Ang Timor-Leste ang nag-abiso tungkol sa aplikasyon ni Teves para sa political asylum na hindi nila pinayagan. Sa ngayon, hindi pa ipinapakansela ng DOJ ang mga pasaporte ni Teves dahil kailangan daw munang isampa ang murder cases laban sa kanya. Si Teves ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Wala pang formal na reklamo laban kay Teves kaugnay sa Digamo case. Dati na niyang itinatangging sangkot siya rito. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 42nd ASEAN Summit ang mabilis na pagpapasya at pagdugon sa geopolitical issues sa rehiyon. Nalugod din ang ating gobyerno sa desisyon ng Timor-Leste government tungkol sa asylum application ni suspended Congressman Arnie Teves. Ang mainit na balita, hatid ni Mariz Umali. Kasunod ng pagbasura ng Ministry of Interior ng Timor-Leste sa hiling na political asylum doon nang sinuspinding si Congressman Arnie Teves, nagpasalamat ang ating pamahalaan sa Timor-Leste. Sa tingin ni House Speaker Martin Romualdez, hindi naman igigiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Timor-Leste na ilabas nito si Teves. Wala rin daw tayong extradition treaty sa Timor-Leste, kaya hindi ito isang bagay na pwede nating basta hilingin. I don't think the President Marcos, no? Would make any insistence, no? I wouldn't be surprised if he not just acknowledge and thank the Timor-Leste leader on the actions taken by his government, because it is the right, you know, course of action. But President Marcos is one who is a very, very respectful of protocols and processes and due process, for instance, no? Kahapon, sa intervention speech ni Pangulong Marcos sa ASEAN Leaders Interface with a High-Level Task Force on the ASEAN Community's Post-2025 Vision, iginiit niya ang pangangailangang makapagpasya at agad na tumugon sa mga geopolitical issue gaya ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa interface kasama ang mga kinatawa ng ASEAN youth, sinabi ng Pangulo na dapat daw ay manatiling epicentrum of growth ang Asia at mangyayari ito kung mas palalakasin ang mga kabataan. Lalo't malaking tulong daw sila sa pagpapagaan ng epekto ng climate change at pagpapatibay natin laban sa mga sakuna. Hinimok din ni Pangulong Marcos na tulungan ng ASEAN ang mga nano trade and businesses. Mula rito sa Labuan, Baguio, Indonesia, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.